Rydder det, veien der. Ja, sikkert. Se ned den lenger av. Sikkert. Dom, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba? Ellie, yung mami mo. Pinuntahan ako. Papasalamat lang daw. Dom, lahat naman tayo apektado sa mga sinabi ni Diana kagabi. Ellie, ang dami na ng problema ng pamilya ko. Ayoko nang dagdagan pa. Noong nakarang linggo, nalaman ni nanay na hindi niya tunay na anak si Desai. Tapos may sakit pa siya. Hindi ko nakaalam kung paano ako makakatulong eh. Para gumaling siya. Mas magkaaway pa kami ni tatay ngayon. Bro, relax. Okay? Dong, ayoko din ng gulo. Look, hindi ko alam kung totoo yung mga sinasabi ni Diana o hindi. But what I do know is that this needs to stop. Kaya Dong, kailangan natin magtulungan imbis na magsumbungan tayo. Dong, hindi mo ba nakikita? Nakiipit tayong dalawa sa away ni Tito Ian at ni Ma'am Diana. Gagamitin lang nila tayong dalawa para makagante. Anong gusto mo, Ellie? Papatulang ko yung lukling na yun? Magpapaternity test tayo? Eh, parang sinabi mo nang naniniwala ako sa kanya. Eto, hindi na tayo pwedeng magbingi-bingihan. Ano, hihintayin na lang natin na matatapos na lang tong issue? Eto, hindi pwede. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon para makapanayam si Dr. Ian Verdona, ang CEO ng Buen Corazon Hospital, para magbigay ng pahayag sa alegasyon ni Diana Jacinta na nagkaroon ng pagkakapalit-palit ng ilang mga bata sa ospital. Sir? Yes, first of all, I'd like to reassure the public that Buen Corazon Hospital has always been firm and committed sa servisyong binibigay namin sa ating komunidad. Now, honestly, we are deeply bothered, no? Sa mga allegation na ito. Lalo-lalo na hindi naman ito yung unang pagkakataon na we've been accused of these baseless issues ni Ms. Diana Jacinta. Tungkol po ba ito, sir, dun sa complaint na inihain ni Ms. Diana Jacinta laban sa inyong hospital, ilang buwan ang nakalilipas? Well, the public would know this, no? That those complaints has been dismissed due to lack of evidence. At more importantly, Diana Jacinta admitted na siya mismo nagpa-frame sa wife ko, kay Dr. Maggie Verdona, sa nangyari kay Monica Magbanwa. And now this. No? Now, kung merong switching talaga na nangyari at approve namin that it has been deliberately done, we will take legal action. Ayaw sana namin gawin yan dahil we sympathize sa mga pinagdaanan niya. But of course, my family and this hospital has suffered enough sa mga kinakalat ng balita. So I guess it's time to put an end to this. Well, thank you for letting us air our side. Sir, sir, one last thing. Nabanggit niyo kasi na maraming mga paninira yung ibinabato sa inyo. Kasama po ba dito yung tungkol sa anak ninyo na si Kai Verdona? Totoo po ba na hindi niyo siya tunay na anak? Magbanwa? Ikaw yung nawawalang anak ng mga Verdona? I should be the one asking you for an interview. Po. What do you say? Give me an exclusive interview and you will have an internship here. Sorry po, pero... No? How about this? A permanent position as a news reporter. Kung i-hire niyo po ako dahil headline po ako ngayon, at hindi po dahil sa skills at credentials ko, hindi na lang po. Excuse me po. Mr. Verdona cannot comment on this at the moment. I'm sorry. Yeah, but thank you so much. Thank you, sir. Thank you din po. Ay, Ellie! Nakumbuti dumating ka na. Naganda ako ng merienda.
Wala pa si Gabi, pero pwede ka nang kumain. Mauna ka na, oh. Here. Kain na. Ma, pinuntahan mo pala si Dodong? I was just curious. Ikaw ba, hindi? Honestly, hindi ko alam anong nararamdaman ko. Ma, sabi ko naman sa'yo na ayoko nang maging parte ng buhay ko si Papa. Pero ayoko naman na hindi na maging anak niyo, Ma. Kasi masaya na ako na maging anak niyo. Asking myself, dapat ba may maramdaman ako? Pero siguro, I just love you so much from the moment I saw you para magkaroon ng lugar yung doubt. Until now, Chichi, tama-tama yung dating mo. Nakausap ko si Ian. Si Ellie pala yung isang batang napagpalit. Naku, ma'am, ako din may nalaman. Narinig ko sa dating kasamahan natin sa health center. Alam mo naman ako, ma'am, best in research. Ayan. Si ano pala, ma'am, si Baby Boy Ponce, isa sa mga anak mo nang magbanwa. Si Dodong. Huh? Oo, ang sabi kasi, yung nanay daw ni Dodong, kilala ni Monica. Sabay silang nanganak sa ospital. Kaya nung namatay ang nanay ni Dodong, inampun siya ng mga magbanwa. Namatay yung nanay niya? Opo, tinanong ko po yung pinsan ko sa munisipyo. At unsolved case pa po pala yun. Gigi, kilala mo yung pulis na nag-imbestiga? Gusto kong kausapin. Eh, hindi nga po eh. May hangganan kasi ang network ko. Pero, ma'am, huwag po kayong mag-alala. Itatanong ko po sa pinsan ko. Ellie. Ellie, you are my son. This doesn't change that. Hindi ito mabubura nung 21 years na inalagaan kita at minahal kita bilang anak. Pero, kung may ibang anak ako nilwa, I'd like to know. Okay. I'll see what I can do. Well, not that it matters. Mukhang ayaw nila ni Dodong maging pati ng pamilya natin eh. Nakita mo kung paano niya tayo tingnan. An abusive father. A mother na hindi man lang kayang pigilan lahat o lumayo man lang. Kaya pati mga anak niya nasasaktan niya. Huwag ka mag-alala, Apo. Marami pang ibang trabaho dyan. Alam mo, parang maniligaw lang yan eh. Collect and then select. Kaya apply lang ng apply ng trabaho. Ah, si Dodo pala, kumusta? Ako, hindi ko naman alam na ang tunay pala niyang nanay, si Irene. Ay, susa naman lang tinimbrehan mo ako. La, totoo po kaya lahat yun? Ay, ewan. Hindi naman malayo mangyari yun eh.
Kasi po, naisip ko lang. Paano kung may ibang baby pa na pagpalit? Katulad mo? Apo, hindi naman masama kung iisipin mo yun, ano? Kasi natural, normal lang naman yung parte ng pagkataong pinanggalingan mo, eh. Kahit nasabihin mong galit ka sa kanila. Pero, alam mo, nung nakuha kita, ilang araw din akong naghintay-hintay. Baka, alam mo na, dumating sila. At saka, nagtanong ako to sa mga tao sa labas ng ospital, eh. Baka sakaling may nakakita sa nanay mo, pero... La, alam ko na yan, eh. Ilang beses na po nakwento sa akin yan? Hindi ko to kinwento para ungkatin yung sakit na binigay nila sa'yo, ha? Ikinwento ko ulit ito para malaman mo na hindi masamang hanapin. Kung gusto mo talaga, eh, meron naman tayong mapagsisipulan sa paghahanap, eh. La, bakit ko pa sila hahanapin? Eh, nandiyan lang naman kayo, di ba? We need that paternity test right now. Nagpadala si Matthew ng sample. All we need is a sample from Ellie and Dodong. How much would be a lot to convince Irene to help us get a sample from Ellie? Nothing. Hindi natin kailangan ng pera para kumbinsin siya. Are you sure? Sino naman magulang ayaw malaman kung sino ang tunay niyang anak? Konsulta mo muna ako kung ano sasabihin mo sa interview. Maari kang kasuhan ng mga Veredona ng slander dun sa mga statements mo against their hospital. Isang simpleng paternity lang naman ang magko-confirm na totoo mga sinabi ko. Mas importanteng kontakin mo ang taong to kaysa mga kasong isasampan. Sino to? Wala na sa korteng labanan ngayon. Nasa social media na. Sila magpapanalo sa atin sa laban na yun. Mahal, alam ko na ang dami niyo nang inaabala ni Dodo ngayon. And believe me, the last thing that I want is makadagdag pa sa mga problema niyo. But it's just one test. Para sa peace of mind nating lahat. At isay, kung may isang taong nakakaintindi sa mga pinagdadaanan namin lahat ngayon, Tisay, ikaw yun. Because you've already been through all of this. Kaya nga, alam na alam ko yung pakiramdam niyo, yung frustration na hindi mo alam yung totoo. Yung duda sa sarili mo, yung bang feeling mo wala kasigraduhan sa mundo. Kaya nga, inalam ko yung totoo sa kaso kong mahal, eh. Pero, alam ko rin yung mangyayari pagkatapos. Yan bang, biglang hindi mo nakilala yung sarili mo. Yung galit na galing ka sa mga taong katulad ng mga Veredona. Pero mahal, hindi pa naman natin alam yung kalalabasan ng results, di ba? Malay natin. For all we know, baka nagsisinungaling si Diana. Eh, paano kung hindi? Ayaw ang pagdaanan ni Dodong lahat ng yun. Pero Tisay, buhay ni Dodong to. It's his choice, not yours. Kaya ano? Pababayaan ko na lang si Dodong? Oo! Oh, oh. Alam mo, Tisay, para ka ng tatay mo. Gusto kontrolado lahat. Nag-aalala lang si tatay. Hindi si Tito Jose. Si Ian Veredona. Kung tingin mo katulad ako ng mga Veredona, hindi mo ako kilala. Thank you.
lang na. Medyo senti lang yung tatay mo. Eh, siyadong tahimik tong bahay. Nakakapanibago eh. Dito lang dati sa labas pa lang. Naririnig ko na yung ingay nyo, yung tawalan nyo. Nahabis lang, Lak. Tay. Lak. Huwag nga naisipin yung sinabi ni Dodo, ha? Nay! Miss ko kay Nay. Ay, may dala po akong pasalubong. Ito po, Nay. Sarap to. Nagsumbong po si tatay, no? Sana lang. Tulungan natin kapatid mo. Alam ko hindi pa siya handa ngayon. Pero isang araw, kakailangan niya talagang harapin yung totoong pamilya niya. Mas makabuti kung bago dumating yung araw na yun, mahanap natin kung sino yung Florentino. Si Eli po. Si Eli? Si Eli, kamusta siya? Anong sabi niya? Away po kami ngayon, Tay. Pinipilit niya po kasi yung paternity test nila ni Toto. Ayoko naman po mangiala. Tsaka, wala naman po tawang matutulot yun. Anak ka namin. Siyempre, pag-uusapan ka namin. Nay, hindi ko naman po sinasadyang sagutin si tatay. Hindi mo lang siya sinagot. Sinumbatan mo pa. Dodong, kailan ba namin pinaramdam sa'yo na hindi ka namin anak? Sama lang po yung loob ko. Kahit na, hindi ibig sabihin may lisensya ka na para bastusin ang tatay mo. Nawala lang ako sa bahay. Nawala na rin ang paggalang mo sa tatay mo. Paano kung mawala ako ng tuluyan? Tuluyan ka na rin magiging basto sa tatay mo? Nakalimutan mo na ba lahat ng tinuro ko sa'yo? Ha? Sorry po, Nay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tunay mong magulang pag nakita ka nilang ganyan ka? Na hindi ka namin pinalaki ng tama? Nay, kayo ni tatay ang magulang ko. Paano kung hindi? Nak, alam ko. Itong mga nakaraang linggo, daming gulo nangyari. Maraming nasaktan. Saka na dun. Siguro, iniisip mo, sana mas mabuti na hindi na lang natin alaman lahat ng to. Mas simpleng buhay, mas masaya. Hindi po ba? Alam mo, anak, hindi naman natin pwedeng burihin kung ano yung malalaman natin ang katotohanan eh. Katulad na lang yung nangyari sa'yo. Pero pati sa taon, lumabas at lumabas pa rin kahit wala may gusto. Kaya ano, Tay? Natanggapin na lang po natin to. Unti-unti nawawasak yung pamilya natin. Alam mo, anak,
Di naman yung totoo gumawa nun eh. Mga tao pa rin. Siguro nasa atin na lang kung anong gagawin natin doon sa mga nalalaman natin. Makakayaan ba natin ibaon tayo nito? O yan lahat para mas maging mas mabuti mga tao. Pero para sa akin na, ikaw, idodong, nanay mo, ako, sila ang hindi tayo sisirain nito. Kaya yun yung pamilya natin. Binuo tayo sa pagmamahal. Magkapatid nga kayo ni Tisay. Mahal na mahal yung pamilya natin. Sama po ba yan? Siyempre hindi. Gusto ko nga yun eh. Napalaki ko kayo ng kanya. Siguro, alam ko yung pakiramdam na tanggihan ng isang anak ang magulang. Si kayo po ba yan? Alam mo anak, siguro pag nagkaroon na kayo ng sarili niyong pamilya, saka niyo lang maintindihan yung saya na napipigay ng isang anak sa magulang. Yun din yung sakit na kaya nilang ibigay. Sorry, Anay. Sorry. Matitiis mo ba na hindi malaman kung sino ang tunay mo anak? We will do the test. Ang hihilingin ko lang sa inyo in return is your discretion. Ang ginagawa mo dito? Gusto ko lang kayong makausap tungkol sa mga nangyayari. Lang yan tumulong. Ellie, you have no idea how sorry I am dahil alam ko na dadamay kayo. But do know that I'm doing everything para maparusahan si Diana. But for the meantime, I know it's in everyone's best interest. Isisikreto muna natin ang paternity test na gaganapin. Kasi kapag nag-positive ito, kakaroon ng credibility si Diana at pwede mag-fall apart yung kaso laban sa kanya. Huwag niyo nga kaming isali sa gulo niyo, Tito. Because as far as we're all concerned, hindi lang si Diana yung magkasalanan, pero pati ikaw. And look, you just don't wanna admit it, kaya pagtatakpan mo na naman yung totoo. What good will the truth do to anyone right now? Ha? Huh? Iba ka rin eh, no? Kaya nga lahat ng taong dumidikit sa'yo nasisira eh. Tignan mo si Kai, si Tita Maggie, at ngayon si Tisay.
Ginawa mong katulad mo na takot sa katotohanan dahil pasong-paso na siya dito. Ano sinabi ni Tisay? You know what? We have nothing to discuss here. Because I've already decided to take the paternity test. At kung ano man ang resulta, kami ang magdedesisyon. Hindi kayo. Ian, pasensya ka na. It's okay. I understand. Salamat. Thank you. For doing this. Alam ko mahirap to para sa'yo. Alam ko importante to para sa'yo eh. How can anyone question kung parte ka ng pamilya natin when everything that you do is para sa pamilya mo? Hindi na. Everything that I do is because I love you. I love you and Gab. Siguro lalo na ngayon kasi minahal niyo ako. Naging mabuti kayo sa akin. Ganun na kasimple. You know what? We have nothing to discuss here. Because I've already decided to take the paternity test. At kung ano man ang resulta, kami ang magdedesisyon. Hindi kayo. Sana kita eh. Ako din. Kelly, tungkol sa sinabi ni Diana. Alam kong ayaw mong malaman ang totoo, pero... Ellie, payag na ako. Gagawin ko na yung paternity test. Kailangan. Sige, ayusin ko lahat. Salamat. Thank you so much, ha? No problem, sir. We appreciate the exclusive na binibigay niyo sa amin. Ready na kayo, sir? Yeah. Go ahead. Oh, okay. I just want to update everyone sa mga ginagawa namin sa ospital ngayon. Bumubuo kami ng isang fact-finding committee para once and for all ay may palabasan namin ng katotohanan. And secondly, we have identified yung dalawang individuals na binanggit ni Miss Diana Jacinta. And pumayag din naman sila to undergo a paternity test. Unfortunately, however,
I cannot disclose their identities sa public. Now, I'm sure the people would understand that. Sir, kasama ba sa mag-undergo na paternity test si Kai Varadona? No, there's no need for that. We have confirmed that our daughter, Kai Varadona, is not our biological daughter. At sinabi rin naman ito ni Diana Jacinta na pinagpalit niya ang anak namin sa anak ni Monica Magpanua. However, Kai is and will remain our daughter whom we cared for and loved for the past 21 years. Si Dodong? Ah, maagang umalis eh. May pupuntahan daw. Si Tatay? Bumili ng pandesal. Mag-aalmusal muna daw siya bago bumalik sa ospital. Nag-usap na ba ulit si Tatay Jose at si Dodong? Nasa stress na ako sa dalawang yan ah. Kailan ba sila magbabati? Ba't ka matawag si Ma'am Andy? Dong, mamayang gabi na yung appointment natin para sa paternity test. Nandito yung address ng clinic. At Dong, huwag ka mag-alala. Kung ikaw nga yung anak ni Mama at Papa, kakausapin ko muna si Mama para bigyan muna kayo ng space. Hanggat okay si Tita Monica. Eli, paano kung tama si Diana? Mababawi ba ng papa mo yung mami mo at kapatid mo? Well, actually, nakausap ko na yung kaibigan ko na lawyer tungkol doon. Sabi naman niya sa akin, wala nang magagawa si Papa kung tatanggi si Mama. Pero Dong, ang tanging ipapakiusap ko sana sa'yo, kung ikaw nga yung anak ni Mama at Papa, please, Dong, tulungan mo ako para makumbinsi si Mama na hindi na bumalik kay Papa. Ano ba, Eli? Hindi mo naman kailangan hingin sa akin yun eh. Salamat. Pero ngayon kailangan natin magdesisyon kung sasampahan natin ang kaso si Diana. Kasi kung nagsisinungaling siya, slander. At kung totoo, kidnapping naman ang pwede nating isampa sa kanya. Alam mo, Tol, kahit ano, basta makulong lang yung lukuling na yun eh. Para naman makabawi ako sa ginawa niya kay nanay. Sige na, Tol. Bago ka tayo po ako sa trabaho. Sige na, mauna ka na. Tay. Ipapagawa po namin ni Eli yung paternity test mamayang gabi. Kailangan ba nakasama? Gusto niyo po. Ikaw, eh, kung gusto mo lang naman. Tay, okay lang po. Kung wala naman po kayong gagawin eh. Pero kung wala pong kasama si nanay, okay lang po. Kasama ko naman po si Ellie. Hindi, pwede naman si Lola Pick magbantay sa nanay mo eh. Pero kung si Ellie ang gusto mo makasama, okay lang. Tay, hindi ko. Hindi ko. Okay lang po.
anak. Ay, may trabaho na kami! Dami na babalik kami sa bagong siklong! Congrats! Congrats, ha? Naman? Amor! Ano ganun? Ate Jose! Congrats! Ate Jose! Congrats! Tay, kanina pa namin kayo nahanap? Eh, sorry anak, eh. Bumili ako ng pandesal, eh. Congrats na ka. Kaya ako para sa'yo. Na-identify na namin yung dalawang individuals na binanggit ni Diana Jacinta at pumayag din sila na to undergo a paternity test. Unfortunately, however, I cannot disclose their identities. Of course, the public would understand that. We have confirmed that our daughter, Kay Vera Donna, is not our biological daughter. San ka? Hello? Ellie, I just called to let you know that I'm scheduling a paternity test for you. At kakausapin ko na si Dodong regarding this matter. You don't have to worry if you want to go public with this or not. Hindi ako makikialam. May appointment na kami ni Dodong mamayang gabi. Pero hindi sa ospital niyo. Oh, that's good. Huwag niyo na naisipin ang expenses. Ang hospital lang ang mag-shoulder niyan. Sabi mo lang sa akin kung saan clinic. And is it okay kung imbitahin ko na rin ang abogado ni Diana? Wala pong problema sa akin. That's good. Then text me na lang the details of the clinic and what time. Alright. Bro, may nag-leak ng identity niyo sa media. Sigurado ka ba, anak? Gusto mo pang bumalik sa opisina na yun? Baka naman napipilitan ka lang. Nay, mahal ko yung trabaho ko dun. Tsaka, si Miss Diana lang naman talaga yung dahilan kung bakit umalis ako dun eh. Miss, bakit po kayo tinantayin sa akin? Sorry po, ma'am. Problema ba? Nag-leak po sa press kung sino po yung apat na pinagpalit. Binanggit din po dito yung statement ni Tok Ian. Yung tungkol kay Dodong? Yung tungkol sa amin ni Kay. Ano pa? Ano ba naman yan? Mga balita ngayon, nauna pa sa cellphone kaysa sa TV? Sabi rin po niya, aalamin po niya yung totoo at hindi niya po itatago. Pero, baka naman po pang paganda lang po ng image nila yun. Mag-iingat ka, anak, ha? Huwag kang umasa dyan. Ilang beses ka nang naloko ng iyan na yan, eh. Kunwari, bait-baitan yung palakabyo palagi. Kuha lang po ako ng minit na tubig na eh. Panood niyo yun si Doc Ian sa TV? Ay, oo. Anak pala niya yung magbanwa. Kaya pala, kahit may libre ng wardroom, eh, doon pa rin sa private room niya pinag-stay yung pasyente. At alam mo ba,
Si Doc Ian pa nga raw magbabayad ng lahat eh. Eh baka pambayad utang na loob na yun ni Doc Ian dun sa pag-alaga sa totoo niyang anak. Ay, sandaling, siyente ko nga. Tell our legal team na tawagan ng lawyer ni Diana Jacinta. Gusto ko nandun siya sa clinic kapag ginawa yung paternity test ni Ellie. Para wala nang questions sa credibility nito. So, what the hell happened? We had a deal! Mananahimik ako, babayaran mo ko. Tapos ngayon, ikaw nagbubul ka ng lahat? I changed my mind. The best way to deal with this is to be honest and transparent. Hoy, paano yung pera ko? Paano yung pera ko? You won't get any. Wes, masisira reputasyon ng ospital mo. Babagsak kayo. Well, at least I won't lose my self-respect. Mahala ka sa buhay mo dahil sa katahan mo mahihirap ka. I'm so sorry you had to see that. Come in. Hindi po ba tama siya? Kapag nag-match yung test. Yes. Hospital ito pinatatakbo ko. And people should be able to trust hospitals. So yeah, pwedeng masira ang hospital. You wanted to see me? Narinig ko yung mga nurses. Meron na palang available sa ward. Bakit nyo sila pinagsisinwaling sa amin? Dahil alam kong hindi matatanggapin ang tulong ko. And I really want to help. Kapalit ba to ng pagkilala ko sa inyo bilang pamilya? No. Dahil alam kong hindi ko pwede ipilit sa iyo. Dahil choice mo yun. Your father told me that. Bakit tinutulungan niyo kami sa mga gastusin? It's for myself. Now I know. Hindi ako naging mabuting ama. And I want to be. Dalawa kayo ni kay nanak ko. And as a father, I'd like to be able to set good examples. Parang si Jose sa'yo. Alam ko, I can never be like Jose sa'yo. At the very least, huwag naman ako maging Ian Veradona sa'yo. I can be someone else. I can be someone better for you and Kai. Una kong kaso pagpasok ko sa serbisyo. Maliban po kasi sa statement ni Miss Monica Magbanwa, tinawagan po siya ng biktima bago ito namatay. Eh, isang sketch lang po ng taong umaaligid sa bahay ang nakita namin.
Eh, kaya nga ako nagpunta dito, boss. Pareho kami ng ospital ng pinagtatrabahuan ni Gigi, kung saan ang anak si Jenny. Baka sakaling makilala namin yung sketch. Ah, ito po. Namataan po siyang ilang araw na umaaligid sa bahay ng biktima. Kilala niyo po ba? Namumukhaan niyo po ba, Ma'am Hilda? Hindi eh, pero baka yung mga kasamahan namin sa ospital, mamukhaan siya. Pwede bang ipa-photocopy to? Ay, hindi po, ma'am. Confidential file po kasi ito. Eh, nagpakasakali lang po kami na ipakita sa inyo to, sakaling makilala po ninyo yung suspect. Papuntahin niyo lang po sila dito. Sige, salamat na lang. Sige po. Boss, salamat po. Salamat. Iwan ko muna kayong mag-ama, ha? Salamat po. Ha? Oh. Okay ka lang, ano nangyari? Eh, ibang badali tayo, sasamahan pa natin si Dodo. Tay, naguguluhan po ako eh. Ainis ako. Kasi minsan mabait po siya, minsan hindi. Hindi ko po maintindihan. Sandali, anak. Sino ba itong kaaway mo? Sino ba umaaway sa'yo? Si Dorian. Sabi ko po, hindi ko na siya pagkakatiwalaan eh. Pero hindi mo matiis. Tayo mo rin siya, hindi ba? Pero, lahat po na turo niyo, siya po yung kabaliktaran. Kayo po yung mabait. Siya po yung masama. Yung panloloko. Sinungaling. Ayoko po ng ganun. Paano po magiging katulad niya po ako? Kaya ba ayaw mo na maging tatay siya? Ayaw mo rin maniwala na pwede pa rin siya magbago. Alam mo na, hindi lang naman ikaw natatakot na mapalapit sa kanya eh. Ako rin naman. Pero may mga bagay talaga na hindi ko kayang ibigay katulad na pwede niya ibigay. Sa'yo, sa nanay mo. Pero lahat talaga gagawin niya para mapalapit sa'yo kasi ganun kaka-importante sa kanya. Hindi niya naman po kailangan sagutin yung charges dito sa ospital. Kasi yun yung tulong na ginawa ni anak eh. Yung donor ng nanay mo. Si Ian yun. Akala ko noong nasuhul eh. Para lang pagbigyan yung mapalapit ka sa kanya. Eh, hindi po ba? Oh, ewan ko. Alam mo na, suhul man o hindi, hindi biro yung sakripisyong ginawa ni Ian para sa nanay mo eh. Delikado yun. Lahat gagawin na talaga para sa'yo.
yun sa kanya, Tay. Nak, kung mararanasan lang ni Ian kung gaano katigas ang ulo mo, baka isoli ka nun sa amin. Eh, Tay, hindi niya naman ako makukuha. Kasi may tatay na akong mas guwapo, mas mabait. Sige, tuloy mo lang yung pambubola mo, pampagaan loob yan, ha? Mas. Ano? Ano na ako maisip tayo? Ay, pero ako, anak, siloso rin ako. Lalo na pagdating sa anak. Ako din, Tay. Siloso din ako. Pagdating sa tatay. Ako naman dapat ipagselos na kayo. Kami nga, ayaw makita ni Kay. Eh di at least, wala akong magiging kaagaw. Ako anak, ako okay lang sa akin na may maging kaagaw sa'yo. Kasi ang prinsesa, marami nagmamahal. Si Ian, gusto man dumagdag doon. Okay lang sa akin. Pero mas pogi pa rin ako. Pero anak, sana lang bigyan mo ng pagkakataon si Ian. Kahit marami siyang pagkakamali, ganun din naman ako eh. Mga bagay akong hindi maibigay sa inyo kahit gustong-gusto. Minsan bully ako eh, Dodong. Pero okay lang. Pero hindi naman porke magkamali. Hindi ka na pwede maging tatay. Hindi naman dapat yung nakikita sa amin eh. Kasi doon kayo matututo. Hindi naman talaga yung trabaho ko bilang magulang. Turuan kayo. Yung pagmamahal na binibigay niyo sa amin, bonus na lang yun. Si Dodong Ponce, di ba? Oh, anong mararamdaman mo ngayon? Alam mo na, na yung pagkakas na naman, di ba? Magsasama ka ba ng kaso sa laban sa ospital? Diba, nakaharap kayo! Tatanong lang naman kami. Dahil ba kinakausap mo privately si Dr. Veradona para itago yung totoo? Sige na, ikumpirma mo lang. Teka, sandali! Ano ba? Dodong! Pakiinpirma mo naman. Ikaw yung isa sa mga pinakamalit. Huwag ka matakot. Sabi mo lang yung totoo. Nakausap mo ba si Dr. Veradona? Dali lang ha, inaaras yung bayan ako. Now you care about finding out the truth. Di ba kanina lang eh, willing ka tumanggap ng pera para manahimik. Doc, you can't proceed sa test without my DNA sample. Of course we can. Pwede namin kuha ng maternity test si Irene. Or si Gap ng fraternity test.
We don't actually need you here. Oy, sa hospital mo pwede mo akong paalisin. Not here. And if I were you, I'd be nice. Dahil alam mo kung anong pwede kong gawin pag nalaman kong napalitan yung anak ko. Of course, I know that. Magbabanta ka na naman at dadali mo ito sa korte. Palalakiin. Mag-iingay ka na naman. Of course, you don't want that to happen to your hospital. Do you? Doc, don't worry. Willing naman ako using to through health settlement. But only if the price is right. They're on their way. I think I finally got through kay Kai. Mukha na intindihan niya na tayo. How are you holding up? Nasa DNA testing clinic na ako. So far, wala naman nakatulong na reporters. After this, babalik na kayo sa akin. Bakit naman babalik sila sa'yo? Dahil ako ang kadugo nila, hindi ikaw. And I don't need this DNA test to prove that. So, tonight, pack your things. I can't wait for you to be back home with me. Finally, mabuburin tayo. Hindi na tayo mabuburo ulit. Bakit? Dahil sa ugok na to? Hindi! Dahil kinahihiya ako naging pamilya natin. Kung ayaw mo maging anak si Ed, mas lalong ayaw ni Dudong na maging magulang tayo. Nakita ko yun sa mga mata niya. Nakita ko rin kung gaano ko nilugbok ang sarili ko para sa iyo. Ayaw ko na nga, Dion. Ayaw ko na. Tama na. Ang gusto ko, mabago ang tingin sa akin, hindi lang ni Dudong, kundi pati mga anak ko. Come on, Irene. Irene, come on. Ikaw si Dodong, di ba? Dodong, salamat at pumayag kang gawin to. Thank you. I believe hindi pa tayo nagkakakilala ng formal. I'm Matthew, husband of Irene. Kilala kita? Nandun kami yung naglipat si Ellie. Kaya maniwala ka lang pag sinabi kong kilala ka namin. At kung anong klaseng tate ka kay Ellie. People can change. Sana. Hindi ko naman siguro kailangan ipaalala sa inyo, no? Na mayroong mabigat na penalty kung sakali magkaroon ng tampering. Don't worry, Dr. Peredona. Wala namang kaming balak na dayain ang resulta. Good. Sali na. Jose,
Gusto ko lang sana humingi ng pasensya sa inyo. Dahil na naman sa amin, eh, pagdadaanan nyo na naman ito ni Monica. Wala po kayong dapat ipag-alala. Kasi katulad po ni Tisay, hindi ko po iwanan yung pamilya ko. Hindi ko po iwanan si nanay at si tatay. Walang iwanan, diba? Sorry. Sorry, wala ako sa tabi mo. Nung ako yun nasa ganitong sitwasyon, nandun ka para alagaan ako, para i-comfort ako, para alalayan ako. Ngayon... Isay, it's okay. Kasi gets kita. Alam ko naman na gusto mo lang protektahan si Totong, okay? Ikaw din. Gusto din kitang protektahan. Ayoko tong gamitin ng papa mo sa'yo para ilayo si tita o si Kap. Hindi sila mawawala sa akin. Same way na alam mong hindi mawawala sa'yo si tita Monica at si tito Jose. Eh tayo ba? Mawawala ba tayo sa isa't isa? Hayaan pa ba natin yan? Dito pa. Pasok tayo sa loob. We're about to start. Sorry. I know this is hard for you. Lalo na kapag ka napatunayan ang totoo yung sinasabi ni Diana. Ano man ang maging resulta ng test, wala magbabago sa amin ni Ellie. Well, sa akin malaki.
forward to get to know you. Anyway, mauna na rin ako. Maraming salamat sa inyo. Tito Jose, pasensya na po kayo kung ginugulo namin kayo. Hindi ko po talaga intensyon. Alam ko naman po na may sakit si Tito Monica ngayon. Hindi ka na naman po sa amin, Eli. Parang pamilya ka na namin. Hindi lang talaga namin pwedeng ipagkait sa inyo ng dodong yung totoo. Gab, kung ano man maging resulta, kung may problema, kalapit ka lang sa akin. Swerte po kayo kay Ellie. Sana mauna na kami dahil pupuntahan pa namin si Monica. Salamat. Good night. Good night. Sir. Maraming salamat po sa pagsama niyo kay Monica. Basta pag kailangan niyo nung babantay, sabihan niyo lang ako, ha? Sige po. Magpapaalam na ako. Ay, sige po, nasasabay na ako. Magpapahangin lang ako, ha? Sige. Sa labas. Sige. Sige po kayo. May labs. Pasalubong kami sa'yo. Mamaya na yan. May labs. Mas gusto ko yung pasalubong na yakap. Dahil sa inyong dalawa. Na-miss ko kayo. Of course, I'll be there. Yeah. Is there any problem? As usual, nakarating na sa mga reporters na today ang labas ng mga results. So they all wanna know. Diana's lawyer. Who else? You don't need to talk to them again. You can just issue a statement and then you can send it sa mga stations. Ang daming sumasakay sa issue na ito. Kung tayo nahihirapan, lalo na mga anak natin. We're in this together, Ian. Tay. Hi. Hello. Hello. Oh, nasaan si Anggi? Nasa trabaho pa po, Nay. Nay. Dong, anak,
ka lang? Okay lang po, Nay. Hindi naman po ako kinakaban eh. Tsaka pala, Nay, Tay. Napag-desisyonan ko na mag-enroll na ako next sem. Talaga? Ayos! Kai, you need anything? I just came by to say good luck. Today's the day, right? Kai, I'm so proud of how you're handling all these. And I know I haven't said this enough, but I love you. In a few days, babalik na rin siguro yung nabuo ninyong relationship ni Kai. I hope. Naiisip ko lang yung gabi. Tsaka, Dong, huwag mo na problemahin yung gastos. Ako na bahala dun. Eh, yun naman yung usapan, di ba? Kaya ako yung una nag-aral. Ay, say, huwag na. Ikaw na lang dito. Mas kailangan ka ni nanay dito, no? Tsaka naisip ko na mag-apply po ako ng scholarship para hindi masyadong mabigat sa atin. At ikaw, ikaw mag-tutor sa akin, ha? Para naman pumasa ako, no? Siguraduhin mo lang magpapatutor ka, ha? Eh baka mamaya parang yan yung mga bata kayo. Pinatakasan mo to si Tisay, eh. Sure lang. Nay, labas lang po ako, ha? Oh, sige. Dong, tara, labas tayo. Ha? Nay, tay. Labas lang po. Sige. Oh, Tisay, bakit? Okay ka lang ba talaga? Nandito lang ako kung kailangan mo. Alam mo, Tisay, wala naman talaga akong pakialam kung anong kalalabasan ng test na yun eh. Kasi alam ko, hindi ko naman iiwan si nanay. Hindi ko iiwan yung pamilya natin. Pero hindi ko mapigilan din magalit eh. Kahit ako si, kung kailangan ako ng pamilya ko, doon pa nangyari to. Naiintindihan kita. Dumaan din ako sa ganyan eh. Dong? Hindi na, tayo. Tawag na tayo eh. Nak! Ikaw muna bahala sa nanay mo, ha? You're here. Can we now proceed with the announcement? Yes, I now have the results of the paternity test.